Bago pa man isagawa ang aktwal na pagbabakuna sa Pilipinas, may ilang grupo na ang tumutol na gamitin ang Sinovac COVID-19 vaccine CoronaVac sa mga healthcare worker. May nagsagawa rin ng kilos protesta sa hanay ng medical frontliners sa harap ng ilang ospital kahapon. Ngunit ayon sa DOH, mayroon pa rin silang naitalang mahigit 700 na vaccinees sa mga vaccination sites. Nakatulong anya na dumami ang bilang ng mga nabakunahan kahapon dahil naging ehemplo nila ang mga kilalang eksperto na kasama sa mga first vaccinees ng CoronaVac. Yun pong punto na yung ating mga pangunahing mga physicians sa mga kani-kanilang mga ospital ay nagpabakuna nauna, katulad ni na Dr. Gapligaspi, yung ating pong eksperto na si Dr. Edsel Salvanya, si Dr. Pamaran po ng Tala Hospital, sa tingin po ay nakapagbigay din ng kumpiyansa sa ating mga healthcare workers. Batay naman sa ulat kaninang alas 9 ng umaga, 20 sa mga vaccine ang nakaranas ng adverse events pagkatapos mabakunahan. Mga minor at common anya itong maranasan ng isang vaccine pagkatapos na makatanggap ng isang COVID-19 vaccine. Masakit po yung braso nila pagka-injection pa nila. Meron pong isa na nag-experience ng pangangati or rashes. Meron pong isa na naka-experience ng masakit ang kanyang ulo pagkatapos. Yung isa po ay naka-experience ng parang naduduwal. And yung iba po ay naka-experience ng pagtaas ng presyon. Lahat po sila ay na-monitor. Lahat po sila were managed accordingly. At lahat po sila ay umuwi. Wala pong inadmit sa ospital. Makasaysayan din para sa DOH ang pagtanggap at pagtitiwala ng healthcare workers sa proteksyong maibibigay ng CoronaVac sa kanilang hanay. Para sa DOH, naging maayos ang daloy ng unang araw ng COVID-19 vaccination sa Pilipinas. We are content. Masaya kami. Nagbabakuna na po tayo. Ang tagal-tagal po nating inantay and we are now vaccinating our healthcare workers na talagang sila naman po ang pinaka-importante na mabakunahan. Kumpara dun sa mga previous days na may mga lumalabas na talagang mataas ang hesitancy, we saw the support and we saw that healthcare workers voluntarily had themselves vaccinated. Inaasahan anya ng DOH na sa mga susunod na araw ay dadami pa ang bilang ng mga medical frontliners na magpapabakuna gamit ang CoronaVac. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.